ang totoong nangyari sa Dengvaxia. Ang Dengvaxia ay ang nag-iisang vaccine na available sa mundo upang pigilan ang pagkakaroon ng dengue. Ang dengue ay isang sakit na naililipat sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Aedes aegypti ang tawag sa lamok na madalas magdala ng sakit na ito. Ang virus na nagiging sanhi ng dengue ay tinatawag na dengue virus o DND. Ito ay mayroong apat na klase na tinatawag na Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3, at Dengue 4. Ang ibig sabihin nito ay maaaring magkasakit ng isang tao ng dengue ng apat na beses. Depende kung aling virus ang naisalin sa tao ng lamok. Ang mga sintomas ng dengue ay kinabibilangan ng mataas na lagnat, sakit ng ulo, pagsusuka, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, at pantal sa balat. May mga pagkakataon rin na nauuwi ito sa kamatayan. Ayon sa World Health Organization, taon-taon ay tinatayang umaabot sa 390 million ang nagkakasakit ng sakit na dengue. 96 million sa mga ito ay nangangailangan ng tulong medikal. Walang gamot ang dengue at pawang supportive care lamang ang ibinibigay ng mga doktor. Sa mga malalang kaso ng dengue ay nauuwi ito sa pagkamatay ng pasyente. Dahil sa malaking dagok na naidudulot ng sakit na dengue sa sektor ng kalusugan sa buong mundo, ay naimbento ang vaccine laban sa sakit na ito. Ito ang Dengvaxia at pag-uusapan natin kung bakit naging controversial ito sa Pilipinas. Ano nga ba ang Dengvaxia? Ang Dengvaxia ay ang nag-iisang vaccine na aprobado laban sa sakit na dengue. Ito ay isang live attenuated na uri ng vaccine o sa madaling salita ay pinahinang dengue virus mula sa apat na uri nito. Ibinibigay ito sa pamamagitan ng tatlong dose na may agwat na 6 na buwan bawat injection. Ang vaccine na ito ay na-discover noong 1997 ni Thomas Chambers, isang doktor at associate professor ng molecular microbiology and immunology ng St. Louis University, matatagpuan sa Missouri, sa bansang Amerika. Ang kumpanyang Acambis Incorporated, isang kilalang kumpanya na nagde-develop ng mga vaccine, ang siyang nakakuha ng karapatan para sa bakunang nabuo sa St. Louis University. Nakipag-alyansa ang Acambis Incorporated sa kumpanyang Sanofi para isagawa ang trial sa mga bansa sa Asia, Africa at Latin America. Taong 2008, nang mabili ng Sanofi ang kumpanyang Acambis Incorporated, dahil dito ang Sanofi na ang may hawak sa karapatan sa bakunang Dengvaxia. Ang Dengvaxia ay pumasa sa Phase 1, Phase 2 at Phase 3 trials na isinagawa sa iba't ibang bansa sa mundo. Ang pinakamahalaga at pinakahuling pagsubok para sa isang vaccine ay ang Phase 3. Sa Phase 3 kasi ay higit na mas marami ang taong sinusubukan ng vaccine upang malaman kung ligtas ito at epektibo. Ang Dengvaxia ay 2 beses na dumaan sa Phase 3 trial. Ito ay isinagawa sa mga bansa sa Asia at ang isa pa sa mga bansa naman sa Latin America. Ayon sa resulta ng isinagawang Phase 3 trial sa Asia at Latin America, ito ay epektibo, ligtas, at nagawa nitong pababain ang kaso ng mga nauospital dahil sa dengue. Dahil sa magandang resulta na nagsasabing epektibo ito at ligtas gamitin, ang vaccine na Dengvaxia ay naaprobahan itong gamitin sa iba't ibang mga bansa. December 2015, na ang nasabing vaccine ay naaprobahan sa mga bansang Mexico, Brazil, El Salvador, Paraguay, Costa Rica at dito sa Pilipinas. Maging ang World Health Organization ay inirekomenda itong gamitin. July 29, 2016, nang maglabas ng position paper ang World Health Organization
inirekomenda ng WHO na gamitin ang Dengvaxia sa mga lugar na maraming kaso ng dengue. Dito sa Pilipinas, ay una na itong naaprobahan, April 2016, sa mga nalalabing buwan ng panunungkulan ni Pangulong Pinoy. Nagsagawa ang Department of Health sa pangunguna ni Secretary Janet Garin ng mass vaccination sa mga estudyante. Ang mass vaccination program ng Department of Health ay nagpatuloy hanggang sa unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. December 1, 2017, nang ganap na itigil ng Department of Health ang mass vaccination sa mga bata. Pero ayon sa Department of Health, ay mayroon ng halos 800,000 ang nabakunahan. Una na rin naiulat ang mga batang di umano ay namatay dahil sa Dengvaxia. Ano nga ba ang dahilan sa pagkakamali na nangyari? Noong November 29, 2017, opisyal na naglabas ng ulat ang Sanofi Pasteur na ayon sa kanilang panibagong data na nakalap, ay mas mataas ang tsansa na magkasakit ng severe dengue ang mga taong nabakunahan kung ang mga ito ay seronegative o hindi pa nagkakasakit ng dengue kumpara sa mga seropositive o nagkasakit na dati ng dengue. Bakit hindi ito nakita noong nagsagawa ng phase 3 trial ng nasabing vaccine? Ayon sa World Health Organization, noong isinagawa ang phase 3 trial ay limitado o walang dugo na kinuha mula sa mga individual na kasali sa trial. Sa madaling salita, ay hindi na isama sa mga risk factor kung ano ang magiging epekto ng vaccine sa mga taong seropositive o seronegative. Ibig sabihin ay may kulang na datos sa isinagawang phase 3 trial. Dahil dito ay muling nagsagawa ng analysis ang Sanofi Pasteur sa mga datos na may kinalaman sa pagiging seropositive o seronegative. Ito ay kahit aprobado na ng maraming mga bansa ang Dengvaxia kabilang na ang Pilipinas. At lumabas nga sa panibagong pag-aaral na kapag ang isang nabakunahan ay hindi pa nagkakasakit kailanman ng dengue, ay mas mataas ang tsansa nito na magkasakit ng mas malalang dengue. Huli na ang babala na ibinigay ng Sanofi Pasteur dahil dito sa Pilipinas ay marami ng mga bata ang naturukan. Dahil sa pangyayaring ito, ay nagsagawa rin ng pagbabago ang rekomendasyon ang World Health Organization. Pinapayo na lamang ito na bakunahan lamang ang mga individual na nagkaroon na ng sakit na dengue. Wala pang tiyak na dahilan kung bakit mas mataas ang tsansa ng seronegative na individual na magkasakit ng malalang dengue kung nabakunahan. Ang Dengvaxia ay bunga ng pag-aaral na sinagawa ng mga siyentipiko ng mahigit 20 years at umabot sa mahigit $1.5 billion ang nagastos dito. Sa kasalukuyan, ang Dengvaxia ay lisensyado na ng mahigit 20 bansa sa mundo. Aprobado na rin ito ng European Union at ng United States Food and Drug Administration. Dito sa Pilipinas ay nananatili itong nakaban mula pa noong December 4, 2017 nang iutos ng Food and Drug Administration ang pagbabawal na ibenta ito dahil sa kontrobersya. Hanggang dito na lamang ang kwento na ito. Ano sa tingin niyo ang aral na dapat matutunan ng mga tao at pamahalaan sa isyu ng Dengvaxia? I-comment lang ito sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang bigyan ng like at i-share. Maraming salamat.